Yan, so ngayon, subukan naman natin ayusin itong co-op natin na heat press. So makikita nyo, may ilaw siya dito, pero wala siyang display dito. So, binuksan ko siya. Ayun. Nakita kong kanya ay yung kanyang capacitor sa bulb. So, bumili tayo sa Shopee. So, subukan natin siyang i-replace. Ayan. Buksan natin yan. Let's go. Ngayon, test naman natin. Lagay ko sa may 200K. Yun o, pumalo. So, non-polarize siya. Ngayon, pumalo din. Yung mga bagong bili natin. So, kapag hindi pumalo, check natin yung kabila. So, papalo yan. Sa kabila naman. Yun, good siya. So ito yung sumabog eh. Check natin. Hindi pumalo. Wirin. Sabog kasi siya. So kapit na natin. Ito sa board. Kailangan natin ang solder ng iron. Let's go. Ayan, testingin muna natin. So, saksak natin siya, extension. Pero may, mas maganda kung sa outlet natin siya isasaksak mismo. Pero ngayon, for trial lang naman, kung ito yung moment of truth natin. Kung nagdi-display na ba siya at iinit na to. So, check natin. Ayun, indicator na yun. Na, gumagana na siya. 92. Yun, umiinit siya. Iinit na yung heat pad natin. Mas maging rich ng upan niya. So, kalina wala yan. Tinesting natin. Ayun, umiinit na siya ulit. So, yun lang. Ang upan niya ay buti na lang kasi nakita ko agad nung binuksan ko yung board ay sumabog yung kanyang film capacitor. Gayo ng una kong suspecha. Sinurge ko lang sa Shopee kung saan ko siya nabili. Kung ano yung unit ng capacitor itong ating kwan. So, you know, goods na siya.
Yun lang. I hope na meron kayo natutunan. Thank you and God bless. Bye-bye.